Hello guys, so kumusta? So sigurado kaya mo pinapanood ang video na to, no? Either na nag-avail ka sa amin ng printer or nag-avail ka sa amin ng package na may kasama na Epson na L121. So kung papansin mo guys, no, mula nung sinimulan ko ang The Printing Shack na channel, no, ang ginagamit ko lang na printer is Epson na L120 at Epson na L121. Actually guys, no, pareho lang naman tong dalawang to. Nagbago lang yung box nila, no, pero yung function nila at yung itsura nila, iisa lang guys. So guys, bago ipakita yung unboxing and first time setup ng Epson na L121, no, a simple reminders lang guys, no, na yung shark teeth niyan guys is inalis na namin, no. So ano ba guys yung shark teeth sa mga nagtatanong, no? Kasi guys, ang Epson na L121, no, naka-design lang yan para sa bond paper. Kung gagamitin mo siya guys sa photo paper at syempre sa may vinyl, no, hindi siya pwede. Kaya inaalis namin yun guys, no, para pwede na siya doon. At pwede mo na siyang gamitin pang negosyo. Ang downside lang nun guys is nawawalan siya ng warranty sa Epson, no? Kasi nga guys, binuksan na natin yung printer. Pero guys, no, sinisigurado ko na sobrang tibay niyang printer na yan. Kasi guys, no, sinimula namin yung The Printing Shack, yung printer namin na ginagamit noon, yun pa rin yung ginagamit namin hanggang ngayon. Ganon siya guys, katibay. So ang pinapalitan lang namin nun guys is yung printer head. Kasi guys, no, normal naman sa may printer na may tinatawag na maintenance. So parang motor yan, ano kaya, kotse, na merong maintenance. At syempre kapag maintenance, kailangan mong gumastos para palitan yung pyesa na yon. Kasi guys, doon dumadaan yung ink. So darating ang panahon guys, no, na magbabara rin yon. Okay, pero guys, bago mo palitan yon, sinisigurado ko na bawing-bawi mo na yon at malaki na guys yung kinita ng printer na yan. At maraming salamat nga rin pala, no, sa pag-avail mo sa amin, no, kasi pwede ka nang bumili sa SM, pwede ka bumili sa Shopee, pwede ka sa Lazada, pwede ka bumili sa iba. Pero guys, mas pinipili mo bumili sa The Printing Shack, no, at ang pinapangako namin yan guys is yung after sale support. Kahit ilang araw, kahit ilang linggo, kahit ilang buwan mo nang binili yung mga machines, mga cutter sa amin, o mga printer sa amin guys, kapag may mga question ka, no, huwag ka mahihiya guys na magtanong sa may page, no, kasi sinisigurado ko sa iyo guys na sasagutin ka nila doon, no. Hindi ka mukha guys na pag bumili ka sa SM, pag bumili ka sa Shopee, after ka nila mabentahan, sinisigurado ko sa iyo guys, no, na hindi ka na nila papansinin. So para hindi na humaba ang video na to, no, so simulan na natin ang unboxing video. So unboxing video, pasok! Shhh! Ito, i-unbox natin siya para makita natin kung ano ba ang laman nito sa loob. So ang laman niya sa loob guys, no, ito yung mga kasama niya. So syempre meron tayong power cable, manual, saka CD na usually hindi naman talaga natin binabasa. Pero mas maganda this time guys, no, basahin nyo muna yung manual bago nyo gamitin tong printer na to, no, kasi maraming mga instruction dito, no, na kailangan nyo bago nyo gamitin tong printer na to. Pero yung iba naman ituturo ko na rin dito sa vlog na to. Kasi ito guys, no, meron siyang apat na ink. Yan, ito guys, ink na to is mga dye ink, no, no. So ito hindi niyo na to gagamitin. Kasi pag ginamit niyo to guys, yung print niyo, lalong-lalo na sticker, is magfi-fade lang siya, no, kasi nga dye ink lang siya. So ang gagamitin natin na ink guys, itong provided na to. Okay, para hindi na kayo magkamali. Yung iba kasi guys, ginamit nila to kasi nasabi nila na pag naubos ba to, ipapalit ko na to. Guys, automatic ito na kagad ang isalin mo, no. Huwag mo na tong gamitin. Ito pwede mo tong ibenta ng 400 pesos. Ito guys, yung tangkay, no, na nag-hold sa paper tray. Nilalagay ito guys sa likod ng printer. Ito guys, yung paper tray. Ito isang dalan sa likod ng printer. Siyempre, yung USB cable. Itong ganitong klase ng USB cable, no. Napakatagal na nito, no. Siguro 15 years ago, ganito pa rin yung USB cable ng mga Epson. Galing, no, hindi sila nagpapalit. At syempre, yung ating pinaka-printer na L121. Gawin ay kakabit natin itong paper tray sa may likod. So, paano siya ikabit? Itong parang paslant, i-slide mo lang siya dito. Yan. Saka mo siya ilalagay dito. So guys, ang susunod natin na gagawin, no, isasalin na natin itong ink
no, bago tayo mag-initial charging. No? So ito guys, yung apat na ink na gagamitin natin, yung mga pigment na ink. Kasi guys, yung bibili nyo na Epson L121, no? So meron siyang kasama na free na ink. No? So hindi na natin siya gagamitin. No? So baka magkamali na naman yung iba na sinali nila yun, tapos papalitan nila ng ganito. No? So guys, kasi yun, nai-ink yun, kumukupas yun. Ito guys, yung gagamitin natin, no? Yung pigment ink na kasali sa package. No? So ito guys, yung ink na nasa labas ng karton. No? So yan, para mas basic na basic talaga tayo. So ito, meron siyang magenta, meron siyang cyan, cyan, meron siyang yellow, syempre meron siyang black. So ang gagawin natin guys, no, isasalin lang natin siya dito, no. Ako nasalin ko na siya. So hanggang dito siya guys, ano, mapapansin niyo, pag nandito na yung ink nyo, ibig sabihin niyan almost empty na yan. No? So makikita niyo naman dito, ayan, may mga color coding naman yan dito sa may taas. Yan ito, ayan, cyan, ito yung magenta, ito yung yellow at ito yung black, no. So hindi kayo magkakamali kung paano niyo siya isasalin, no. So paano siya isalin? Pakita ko na rin. Sample itong cyan, no. So ito, i-open lang natin siya, then isasalin lang natin siya dito. So ganyan lang siya. Then i-close lang. Ayos. Guys, ngayon na-unbox na natin yung printer, no. Syempre gagawin natin, isasaksak natin itong ating power cable. Ito sa may likod ng printer, yan, yung mapapansin nyo naman kung saan talaga isaksakan niya. Tapos syempre guys, isasaksak rin natin yung ating plug doon sa ating outlet, no. Para basic na basic talaga na mas mabilis yung maintindihan. Turn on natin tong printer. Ngayon, pag tinurn on mo guys yung printer, mapapansin mo na yung dalawang ilaw dyan ay naka-steady lang, no? So, dalawang ilaw naka-steady lang siya kasi kailangan natin ng ink charging. So, mababasa mo rin yan sa manual. Ang gagawin natin guys, no, ipipress natin yung orange na button ng mga 3 seconds hanggang sa mamatay siya, yung ilaw niya, no? So, pag nawala na yung ilaw niya guys, yan, mapapansin nyo, mag-i-initialize na yung ating printer. Then, hintayin nyo lang guys, no, 20 to 30 minutes, minsan naman inaabot ng 1 hour. Etong color green na ilaw natin, dapat magiging steady lang siya. So guys, pag steady na yung color green na ilaw natin, ang susunod natin guys na gagawin ay mag-i-install na tayo ng driver gamit ang ating laptop o ang ating PC. Bago natin guys i-install yung driver, no, syempre ang una natin gagawin ay isasaksak natin itong USB cable niya. Yan, so dito lang siya sinasaksak. Then syempre ikakabit rin natin sa ating laptop or sa ating PC, no. So gumagamit ako ng USB hub para mas marami ako maisaksak. Yan. Pag naisaksak na natin siya guys, no, madidetect na siya ng laptop. Then pag na-detect na siya ng laptop ko, ang gagawin natin guys ngayon, i-install natin guys yung driver ng Epson na L110. Hello guys, no, so ngayong na-unbox na natin at syempre na-ink charging na natin yung ating printer, no, ang susunod natin na gagawin guys ay i-install natin guys yung driver ng L110, no. So sa mga nagtatanong, bakit L110 ang kailangan natin install, no, instead na L120, no? Kasi guys, ang L120 ay nakadesign lang siya para sa mga document printing. So pansinin niyo ito guys, no. So halimbawa ito, ipiprint ko siya. Pag pinrint ko siya gamit yung driver ng L120, papansin nyo guys, pag ginlik ko yung printer properties, ayan o, nakikita nyo, wala siyang ibang option. Ang nakalagay lang sa kanya is plain paper, tapos yung standard high, no. So, kailangan natin guys, palabasin yung maximum potential ng ating printer. So, i-install natin yung L110, no, para magkameron to ng ibang option ng papers, katulad ng gloss at ng matte, no. So, sa mga dati na nagpiprinter, alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. Tapos, ito naman guys, yung sample, no, pag naka-install na yung driver ng L110, ito, L110 to. Printer properties natin niyo, mapapansin niyo, meron siyang Epson matte, premium gloss, envelope, tapos marami na siyang ibang settings, no. So yan guys, ang pinaka basic na dahilan kung bakit natin kailangan i-install ang driver ng L110. So guys, para ma-install natin yung driver ng L110, no, so pupunta lang kayo sa website na to. Yan, so medyo mahaba yung URL niya. So ilalagay ko na lang diyan guys sa may description sa may baba, no, kung ano ba yung website na to. So i-click niyo na lang siya, then mapupunta na kayo dito. Ang gagawin niyo guys, accept niyo lang. Pag na-click nyo guys yung accept, na mapapansin nyo meron ditong magda-download, no. So kiklik mo lang yung keep, then i-open lang natin siya. Yan, pag na-open na natin siya guys, okay nyo lang, agree, okay. Yan, so mapapansin nyo guys, no, mag-automatic siya na detection, no. So ang gagawin natin guys, di siya madi-detect, gagawin natin is manual. Yan, so dito guys maraming nahihirapan, no, dito sa may setup na dito, dito na sa may banda dito. Katulad ko guys, no, marami akong printer, no. So mapapansin niyo dito, mamimili kayo dito guys ng printer port ng USB, no. So ako meron akong 1 2 3 4 5, no. So kadalasan kasi guys, yung iba nung na-install na raw nila yung driver ng L110, ang nangyari hindi raw gumagana yung printer nila, hindi nagpi-print, no. So ang gagawin niyo guys, pag hindi siya nag-print, ang gagawin natin guys is uulitin natin ulit yung ginawa natin kanina, tapos pipiliin naman natin tong USB 2. Tapos pag di pa rin gumana,
pipiliin natin tong USB 3. Pag di pa rin gumana guys, USB 4 hanggang maubos nyo guys yung USB, no. Sigurado guys, no, isa dyan sa lima na yan yung tamang printer port nyo. Okay, no? So yun nang isa sa mga nagiging problema nga, no, kasi nung in-install ro nila, hindi ro nagpi-print yung printer nila. So okay guys, sabihin natin na install ko lang itong USB 001, no. So simulan ko dito. Ulitin ko guys, so pag hindi gumana, ulitin nyo lang yung pag-i-install nung L110, tapos piliin nyo lang yung 2, 3, 4, 5 hanggang maubos nyo itong mga USB na to. So okay lang natin. Yan, so pag nakita nyo na yan, ibig sabihin yan guys, okay na installation natin, no. Pero katulad nga nung sinabi ko, kahit lumabas to guys, no, tapos hindi pa rin nagpi-print o hindi nagre-respond yung printer nyo, ang gagawin nyo guys ay re-reinstall nyo ulit yung driver ng L110, tapos piliin nyo yung ibang USB, no, hanggang mapaganan nyo yung printer nyo. So guys, no, ganun lang kasimpleng i-setup ang Epson na L121. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Siyempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para laging updated pag may mga bago kong gawa ng mga video na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag kang mahiya mag-comment down below, no, kasi sobrang sipag kong sumagot ng mga tanong nyo. Kahit paulit-ulit yung mga tanong nyo, no, paulit-ulit kong sinasagot yan. At siya nga pala guys, no, number one na tayo sa YouTube pagdating sa dami ng subscriber sa printing topic sa buong Pilipinas. So kung may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo pareho may kinabang. And lastly, no, kung gusto mong suportahan ng channel ko guys, no, lahat ng video ko may nakalagay niyan sa may baba, no, na join button. So ipag-click mo yun guys, magbabayad ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang nun guys, no, kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye-bye. The printing shop. The printing shop.